Yo, what's up mga pinsan? Welcome back nga pala sa aking YouTube channel. Unang-una sa lahat, gusto ko lang pasalamatan yung mga pinsan natin na nagbigay komento doon sa post ko sa aking community para dito sa segment natin na question and answer. May mga tanong doon na pinili ko na gagawa natin ng sagot ngayong gabi. Yung mga pinili ko, yung mga interesting lang, no? Kasi yung iba, parang nagtitrip lang eh. May mga ano pa doon na galit ka ba kay Jonas dahil inunahan ka niya mag-reveal ng pustiso, di ba? Pero ganun pa mga pinsan, maraming salamat. Salamat sa inyo dahil sinuportahan nyo ako sa post ko na yon. At yon, may mga nilikom akong mga tanong nyo rito na bibigyan ko ng kasagutan. So yung mga pinsan, pwede nyo na itong ituring na part 1 lang muna dahil sobrang dami nun, hindi natin pwede maisa-isa. Isang video, baka abutin tayo ng 2 oras o 1 oras. Kaya pumitas muna ako rito ng mga iilan lang at yun ang gagawin natin ng sagot. So yon, simulan na natin. Itong katanungan na to ay mula kay RJM. Paano mo masasabi na may potential lang isang baguhan mag-rap? Potential? Ang potential kasi, ano yan eh, makikita mo naman na kagad dyan eh, di ba? Yung potential na, ay, kaya na ito mag-rap, di ba? May ano to, may patutunguhan to. Makikita mo na yon sa sulat pa lang, at syempre, sa skills niya, rap skills niya, makikita mo na kagad yung potential dun eh. Pero yung potential na maging isang icon, kahit hindi naman siya ganong kagalingan, yung galing kasi nai-improve yun eh. Para sa akin, dapat may respeto ka eh. Dahil yan yung mag-ano sa'yo, magdadala eh. Sabihin na natin na magaling kang rapper, pero wala kang respeto, di ba? Sino susuporta sa'yo? Eh kung magaling kang makisama, makipagkaibigan, may mga, ano, may mga taong pwedeng humatak sa'yo, pataas, patungo dyan sa pangarap mo. Kaya para sa akin, bukod sa talent, kailangan, ano eh, may respeto kayo. Ito naman mula kay Neo Klain, naniniwala ka din ba sa sinabi ni Idol Looney na walang makakatalo kung magkakampi sila ni Smuglas sa DPD? Silang dalawa ni Smuglas sa DPD. Smuglas Looney, sobrang solid na tandem nun. Kung totoo mang sinabi ni Loons na baka walang makatalo sa kanila, may posibilidad din na may kayang tumalo sa Looney Smuglas. Pag pinagsama mo kasi si Smug tsaka si Looney, sobrang ano yan, sobrang lakas na yan. So dahil sobrang lakas nila, maraming mag-e-entry dyan na maghahangad ng Looney Smuglas. Makasungkit ng Looney Smuglas. Maraming malalakas dyan na pwede rin mag-tandem. Kaya ano yun, kaya para sa akin, posible pa rin na may tumalo dun sa tandem na yon. Dahil, ayun nga, yung mabibigay nilang spotlight na pag tinalo sila, maraming mag-aasam nun. So, maraming maghahanda ng husto, diba? Maraming isasagad yung limitasyon para lang makapitas ng Looney at Smuglas. Ito naman, mula kay Franz Remalia. Sa tingin mo ba, Idol Lip, magbabago ba yung outcome ng battle ni Poison na Tipsy kung gaganapin yon sa event na puno ng crowd? Sana mapansin. Para sa akin, oo. Kami kasi, puro MC kami na doon eh. Kung ibabase mo sa reaction, ah, yung mga haymaker na lumanding, para sa akin, mas marami yung kay Poison eh. Di ba? Mapapansin nyo yun sa video. At kung merong crowd naman nun, siguro, tingin ko mas malakas yun. Kumbaga, sa sobrang lakas ng dalawang nagdaang round, hindi na mapansin yung stumbles. Pwedeng dun magkaroon ng butas din. Kasi, isipin mo, smooth ka na sa dalawang nagdaan na rounds eh. Tapos ang pinaka-importanteng round na ibibitaw mo, doon ka nagka-problema. Di ba? Pero, posible rin na matabunan talaga yung, na yun, yung kakulangan na yun. Gawa ng, syempre, hype na hype eh. Yung hype, di ba? Ito naman, mula kay Anthony Gamboa. Sino mas gusto mong makalaban? Balakid, Tipsy D, or Batas? Di ko alam kung ano, kung pwede na ako sa mga to. Ha. Kasi itong mga to, mga solid na idol natin to sa Flip Top. Pero si Tipsy D, nakalaban ko na siguro. Kung sa 1-on-1, hindi ko pa rin alam eh. Pero kung sakali man, ang gusto ko, si Batas. Si Batas yung gusto ko kasi gusto kong maramdamang minamama ako eh. Yung minamama ka, yung parang magmumukha kang totoy, ayun yung masarap, ano yun eh, may pagsalpukan sa ganun eh. Siyempre, yung pakiramdam nun iba eh. Kasi yung alam mong mamamain mo rin na alam mong hindi ka pwedeng, hindi mo masisindak. At ganun din yung gagawin sa'yo. Doon ko rin mararamdaman kung paano sindakin din ng todo kasi Batas yan eh. Ito naman mula kay Dito Mador. Kung papipiliin ka ng grupo, bukod sa 3GS, saan ka sasali? Bukod sa 3GS, kung hindi ako 3GS, siguro ano, wala akong grupong sasalihan. Kasi ano eh, kung sa uprising naman, parang hindi naman ako pasok sa ano nila, standard nila. Diba? Sa standards ng uprising, parang hindi naman din ako pasok dun. Ano bang grupo to? Hindi ko kasi alam kung grupo lang sa Flip Top o kahit saang grupo eh. Pero kung ako tatanungin, wala akong sasalihan. Ito naman mula kay Yuri Andre Dado. Ano pong pakiramdam ng nasa taas ka ng entablado ng Flip Top?
Kung solid fan ka ng Fliptop, alam mong yung Fliptop ang pinakamalakas na battle league sa buong mundo. Pag nakasampa ka sa entablado ng Fliptop, para ka rin nakasampa sa buong mundo. Iba yung pakiramdam, ando dun lahat ng pressure, lahat ng emosyon mararamdaman mo, excitement, diba? Kaba, saya, diba? Tapos syempre makakaramdam ka ng ano, ng giggle. Basta halo-halo eh. Doon mo nakikita yung ano, yung may nakaka-appreciate ng sulat mo, diba? Kaya napaka iba sa pakiramdam pag nasa entablado ka ng Fliptop. Ito, hindi ko nakat masyad maigi yung ano, yung pangalan. Saan nagmula ang pangalang Lipcram? Lipcram. Sa mga hindi nakakaalam, binaliktad ko lang yan na ano, na pangalan ko. Kasi dun sa amin sa Las Piñas, uso yung ano eh, yung babaliktad rin mo yung pangalan mo eh. So, nirumble ko lang din, kaya ginawa ang Lipcram. Ito naman, mula kay Land Mendoza. Kung mababalik nyo ang nakaraan, anong sasabihin nyo kay Lil Jon? God bless, nakakamiss makita bumabattle si Lil Jon. Yun nga, kung ganun man, no, kung mababalik mo yung nakaraan, syempre. Sige, syempre, ang una kong gagawin siguro, tatanggalin ko yung tampuan namin. Kasi nagkaroon kami ng tampuan nun. At syempre, tatanungin mo siya kung ano naging problema niya, diba? Kasi yung bago kasi mangyari yun, parang dami niyang pasan-pasan na problema. So yun, ayun yung ano, yung gusto kong sabihin, ano, parang kung makibabalik mo yung araw, parang yun yung mga gusto mong sabihin sa kanya, tanungin siya, diba? At syempre, gusto mong sabihin sa kanya, paalam sa kanya na mahal mo siya bilang kaibigan, kumpare, kagrupo. Next na nga lang tayo sa question. Ano kasi, kumbaga, yun, nakakalungkot lang. Mula naman kay Brian Briones, kung sa 3GS, sino ang gusto mong kalaban at bakit? Pasagot po, Boss Lipram. Sa 3GS kasi, hindi na kami pwedeng maglaban-laban dahil nag-usap-usap na kami. Kumbaga, gusto na rin namin baguhin lang din yun. Pero kung meron akong gustong makalaban, para sa akin si M-Site. Kasi maraming beses na kami naglaban ng M-Site. Sa Fliptop, hindi pa nangyayari yun. Kaya gusto maglaban din kami sa Fliptop. Pero nagbabana na nga kami ng ano, diba, ng desisyon na wala na maglalaban na 3GS. Depende na lang kung tournament. Kaya kung pagkakasalubong kami sa tournament, doon na lang masasakatuparan yun. Ito, mula kay Ian Encarnacion. Idol Lipram, ba't bigla kang gumaling mula nung laban mo kay 60? Yun nga, no? Sa akin, di ko naman napansin na gumagaling yung banat ko. Mahilig kasi ako mag-explore eh. Kunyari, may mga ano ako, may mga napapanood ako. Tangan, ang ganda nun ah. Paano kayo gumawa ng ganun? Gagawa rin ako ng ganung linya na may parang katulad lang ng ginawa niya, pero hindi mo yung kukunin yung linya eh. Kunyari, wordplay, hinasahasahin mo yung wordplay, pagbabars, sa multi, lahat sinusubukan ko. Minsan, dumadaan pa rin ako sa ano, sa parang nagiging pilit, di ba? Yung iba, tapos minsan kulang, minsan sobra, parang OA na. Hindi naman kasi ano, hindi naman kasi masama mag-explore eh. Kailangan mo talaga yan. Kaya siguro, kung napuna mong gumaling yung sulat, marami salamat. Pero yun lang sa akin, nag-explore lang ako at ina-apply ko na lang din sa sarili ko. Ito mula kay Sandrick Lara, kung bibigyan ka ng pagkakataon na makalaban si Looney, Idol Looney, paano mo paghahandaan? Una sa lahat, parang napaka-imposible. Pero kung bibigyan ako ng pagkakataon para sa akin, kung kaya kong hindi mamansin ng isang buwan, gagawin ko yun eh. Kasi si Looney yan eh. Diyan mo ibubuhos lahat. Sa ilang taon mo siyang naging idol, sa ilang taon mo siyang hinangaan, meron kang isang araw para pahangain siya. Diba? Mismong siya ang makakasaksi. Siya makakaramdam. Diba? Kaya para sa akin, kahit sabi mong ano, kahit sino pa yan, kung kaya kong tablayin, tatablayin ko yan para sa laban na yon. At syempre, bibigay ko ang 300% ng mga kayanan ko, diba? 300, you know? Ito naman mula kay Brian Adam Kalimag. Pinakawalang hiyang diss track na narinig mo sa history ng hip-hop. Pinakawalang hiya. Para sa akin, yung kay Psych. Kay Psych ang pinaka malupit at napaka masakit at walang hiya. Na-distract na narinig ko. Ano yun eh? Wala nang paligoy-ligoy. Dinirekta niya kung sino yung dinidiss niya. At para sa akin, sapat na yon para sabihin yun ang pinakamalupit. At hindi lang yun pala. Meron pa. Dahil hindi basta-basta yung dinidiss niya. Kim Angelo Torres, kung di ka Fliptop MC, ano ka ngayon, idol? Tingin ko,
kung hindi ako Flip Top MC, basketball player. Kasi nung panahon na nasa Flip Top ako, lumalaro pa ako noon eh. Bigla na lang din sigurong nag-desisyon na akong bitawan yung basketball. Tapos pinagpungusan ko yung Flip Top, pagra-rap. Kasi ano eh, sa basketball kasi ang pangarap ko dati makapasok ng PBA, 'di ba? Na napakalabo naman na mangyari 'yon dahil una sa lahat hindi ka katangkaran, 5'8 lang ako eh. At syempre, yung laro mo dapat ano eh, pangmataas na kalidad na. Eh sa pagiging rapper ko naman naging pangarap ko makapasok sa Flip Top. Tapos dumungaw sa bintanang tinatanaw ko yung Flip Top, ibig sabihin may ano, may napipintong pag-asa para doon. Kaya doon ako pumasok. Mas pinaglaanan ko yun. Kasi ano na yun eh, katuparan na ng pangarap mong makasampa doon eh. Pangarap mo, natungtungan mo na eh. Gagalingan mo na lang, di ba? Ito naman galing kay Gabby Ayap. May posibilidad ba ang Poison Lip Cram or Jonas Lip Cram pa din? Para sa akin, ano eh, Jonas Lip Cram pa din eh. Kasi nasimula na namin yon. Yung Poison Lip Cram, gustuin ko man itry yon, pero syempre, bilang respeto ko naman kay Jonas, ang pangit kasi tignan nun eh. Isa kayong tandem na pinakita mo yung ano, yung samahan nyo na yon. Meron na kayong mga mababigat na laban na kinaharap eh. Tapos, out of nowhere, magbabago ka ng tandem dahil madalas mo nakakasama si Poison. Hindi. Kumbaga, may plano kaming tatlo. Mas gusto namin lumaban ng 3-on-3. Kahit sino kalaban, gusto namin subukan yung 3-on-3. Pero para magpakita kami ni Poison na magkakampi sa 2-for-2, parang nakakabastos naman kasi yun eh. Ako, hindi ko lang din trip. Parang ano lang. Pwede siguro, pero wala, hindi talaga namin kursunado eh. Kasi minsan maaanggulo yun eh. Kasi parang ginawan ko lang ng butas yung tandem namin ni Jonas, di ba? Iaanggulo sa amin, di ba? Pangit tignan. So yun, ito, huli na yata to sa mga sasagutin natin mula kay Ferdinand Camacho. Palagay mo, pwede kaya maglaban si Looney at Andrew E. sa rap battle? Looney at Andrew E., para sa akin, napaka-imposible na nun. Una sa lahat kasi, ibang era na to eh. At hindi mo naman nakilala si Andrew E. na nakikipag-battle rap. Para sa akin, hindi ko na nakikita si Andrew, hindi ko pa nakita si Andrew yung makipaglaban, battle rap, kumbaga, hindi niya linya yon. Kung sakali man may posibilidad, isipin mo na lang yon. Looney, Andrew E. maglalaban. Diba? Saan gaganapin? Ayun ang mahirap. Hindi naman papayag si Andrew E. na ganapin sa Flip Top to. Diba? Siyempre, kaya niyang gumawa ng ano eh, kaya niya mag-organize ng sarili niyang event eh. Diba? Maraming pwede mangyari para hindi mangyari yun. Di ba? Gets nyo yun? O kaya, sa pera, sa talent fee, di ba? Kaya sabihin mong ganapin sa flip top, kung sobrang bigat ng talent fee, pala pa rin, sa sunugan. Kaya sobrang napaka-imposible. Imposibleng mangyari yun. At syempre, ano yun eh, yung katayuan ni Andrew E., hindi na siya yung para lumabas pa sa mga battle rap. At tingin ko rin, hindi naman din kakagatin ni Looney, gawa ng, syempre, yung respeto kay Andrew E. Tsaka sobrang labo talaga para sa akin. Malabong malabo yun. Kasi si Kuya Andrew, hindi niya na kailangan yun eh. Hindi niya na kailangan ng fame, ng pera, diba? May sarili na siyang galaw. So yun, para sa akin, sobrang labo nun. So yun mga pinsan, dito na tayo magtatapos. Malaking shoutout sa inyo. Baka gawin pa natin ng part 2 mga pinsan dahil marami pa tayong tanong na hindi pa natin nakokolekta. So yun mga pinsan, ito lang muna. Pagdamutan nyo na to. Maraming salamat palagi sa suporta nyo. Huwag nyo kakalimutan mag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. Marami pa tayong palabas. At syempre, suportahan nyo rin Urban Caliwear, Dada Manila, Urbanity, Warriors, Chillionaire, No One Safe, at mga channel na mga pinsan natin. Slack 1 Official, Poison 13 Official, at kay Pinsan Jonas. So yun, abangan nyo na lang yung mga iba nating parating na video mga pinsan. Ako nga pala uli si LK, aka Don Joaquin, aka Nestor Asaitono. Yeah!